Gusto ko pong i-discuss yung feeding guide na binigay niyo po sa akin. Sige, sige. So, meron po tayo ditong ano, parang table of kung per age in weeks kung ano yung feed na konsumo ng bawat manok, and then cumulative meaning kung gaano karami na yung nakonsumo niya for that week starting from zero, and then meron ding parang textbook na average body weight per bird in kilos. So ngayon sabi niyo, 'di ba, ang mga broiler hindi na actually umaabot ng 45 days. Usually. Kaya kung napansin mo at the end of the 6th week, kasi pag end of 6th week 42 days na 'yon, 'di ba? Kaya ganun. Pero pwede natin i-extend ito. So, nakikita ko dito na yung average body weight per bird on the 6th week at 2.8 kilo. So, magtatatlong kilo na siya. Pagka... Magtatatlong kilo na yan. Ah, talagang ganun na? Talagang ganun na yon. Papunta na yon doon. Okay. Napansin mo rin na sa average body weight gain per bird in kilos, at the end of the 5th week, 667 grams ang gain ng body niya. Okay. So ito, pag kinorelate natin ito, ito pinakamaganda. Dahil tinan mo ang feed, 1.2 kilos for the week, ang average body weight niya 667. Well, pagdating natin sa 6th week, nagkaroon ng alam mo, 200 grams, sabihin na lang 200 grams increase per bird. Pero ang gain, average gain niya, nabawasan pa ng 1 gramo. Okay. So, ito ang most efficient. Most efficient yan, Ngayon, i-correlate mo yan. Oo nga, 666 na lang, tapos mas maraming kinain. Taas-taas naman ang presyo ng final product. I-take advantage mo yun. Dahil in the end, yung final, final number mo dito, pesos na yun no? Yun ang mag-determine. Okay. Okay. So, yung gusto ko lang balikan na, so after the 5th week, parang diminishing na. Hindi na, yung graph natin, kumbaga, gumano na, hindi na parang linear. Bagkos, pataas pa ang feeds mo. Aha, tama. Hindi na optimum, kumbaga. Okay. Pag tinignan mo, ang optimum mo is 4th and 5th week. Tingnan mo. Ganda niyan. I-remind ko lang yung mga nanonood na textbook values po ito. At syempre, okay, depende po pa rin sa mga local conditions nyo, sa specific conditions nyo. Correct. Correct yon. In the end, efficiency is the name of the game. Okay. Pero iba na yung alam mo ang mga factors para alam mo kung paano maging efficient. Ayon. Kasi na-mention ko lang yung yung theoretical yung values, dahil marami yung nagtatanong na ilan ba dapat ang kinakain ng
Like, in theory, ano ba? Feeding guide. Pahingi nga ng feeding guide. So, guide, guide lang yan. Guide lang yan. Oo, unang-una, ano, magkaiba yung mainit sa yung malamig na panahon. Doon sa lugar nyo. Yun, mag-iiba yun. Maraming kaibahan dyan. Mag-iiba yung, ano, time na binigyan mo. Mm-hmm. Yun, controllable yun. Dahil ano, ilagay, early yun, ipang ganun ka, dahil mainit.